97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang tukso daw ay nasa paligid lang natin at naghihintay ng bagong makakapitan. Isa ito sa pinakamalaking pagsubok para sa magkarelasyon. At kahit tunay pa raw ang pag-ibig na nararamdaman mo para sa isang tao, pilit pa rin itong lalapit at kakapit sa iyo. Ikaw, minsan ka na bang nagkasala dahil sa tuksong lumapit sa iyo? Dear Papa Dudut, isang magandang araw sa iyo at sa mga kapuso nating nakikinig ngayon. Ako nga pala si Steve, 44 years old at isang dating data encoder dito sa Maynila. Sa ngayon ay madalas na nasa bahay na lamang ako at madalas din ay ang inyong programa na Barangay Love Stories ang aking pinakikinggan sa tanghalian. Hanggang sa heto, naisipan ko na ngang magbahagi na rin ng aking kwento na sigurado akong makapagbibigay aral sa mga kapuso nating nakikinig ngayon. Papa Dudut, may halos 5 taon din kaming magkarelasyon bilang magkasintahan noon ni Cleo bago kami nag-decide na magpakasal. Nagkakilala kami sa isang fiesta dito sa lugar namin. Pareho kaming nanonood noon ng isang event at talaga namang nakuha niya ang atensyon ko ng araw na yon. Mabuti na lang at kakilala siya ng isang kaibigan ko na naging tulay para magkakilala kaming dalawa. Dahil hindi naman ako torpe, ay kaagad ko siyang niligawan hanggang sa maging kami na nga. Noong girlfriend ko pa lamang si Cleo, Papa Dudut, ay alam ko na sa sarili ko na siya na ang babaeng gusto kong makasama sa habang buhay. Kaya naman ginawa ko ang lahat para magkaroon kami ng maayos at tahimik na relasyon. At mukhang hindi ako nagkamali ng piniling babae na mahalin. Dahil habang tumatagal ang aming relasyon noon, ay mas lalo ko siyang minamahal. Mabait kasi siya, Papa Dudut. Maalaga at mahaba ang kanyang pasensya. Nang makasal nga kami ni Cleo ay pumayag siya na huminto na sa kanyang pagtatrabaho at maging may bahay ko na lamang. Gusto ko kasi talaga na nakatutok siya sa pag-aalaga sa magiging anak namin noon. At sa loob nga ng 6 na taon naming pagsasama bilang mag-asawa ay biniyayaan kami ni Leo ng 3 magagandang anak na babae. Ginabi ka yata ng uwi, mahal. Traffic ba ngayon? Hindi naman. Pinaiwan kasi kami ng boss namin sa trabaho kanina at nag-meeting lang kami sandali. Kaya hindi na rin ako nakapag-text sa'yo na gagabihin ako masyado ngayon. Ganun ba? Sinubukan kang hintayin ang mga anak natin na makauwi. Eh, pero ako na nagsabi na matulog na sila dahil may pasok pa sa eskwela bukas. Ano nga pala yung pinag-meetingan nyo kanina? Ay, nangyari na ang kinatatakutan ko, mahal. Ha? Anong ibig mong sabihin? Wala na akong trabaho. Tinanggal na nila kami. Teka, paano nangyari yun? Wala ka namang ginawa na kahit na anong mali o kasalanan, di ba? Siyempre wala. Kaya lang… Kaya lang ano? Naalala mo ba yung sinabi ko dati na kailangan manalo ng mayor na sinusuporta natin? Oo, kaya lang hindi nangyari yun dahil masyadong malakas ang naging kalaban niya. Teka, ano bang kinalaman niya sa pagkatanggal mo sa trabaho? Nangyari na nga kasi yung kinatatakutan namin sa opisina. Pinalitan ng bagong mayor ang lahat ng mga tao doon na mga bago niyang staff. At kami mga trabahador ng dating mayor, ang una nilang tinanggal. Pero hindi naman pwede mangyari yun. Sinubukan niyo na bang kausapin si mayor? O kaya ang ibang tao na mas mataas ang posisyon sa inyo? Oo, pero syempre, hindi kami hinarap ni mayor. At ang sabi lang sa amin ng ibang tauhan niya,
Huwag na raw kami gumawa ng iba pang aksyon kung gusto namin makuha ng buo at maayos ang lahat ng naipon namin pera sa trabaho. So paano yan? Ibig sabihin, kailangan mo na talagang tanggapin na tuluyang ka nang mawawala ng trabaho? Mukhang ganun na nga, mahal. Sorry ha. Alam ko nang pwede mangyari to eh. Pero hindi ko pinaghandaan ka agad. Ano ka ba, mahal? Wala kang kasalanan. Ginawa mo naman ang lahat para maging maayos ang trabaho mo. Sila lang talaga ang naging unfair sa inyo. Kaya huwag na huwag mong sisisihin ang sarili mo. Tsaka, sigurado naman ako na makakahanap ka rin kaagad ng trabaho. Kaya huwag ka nang panghinaan ng loob. Ay, salamat, mahal. Salamat talaga sa suporta at pag-unawa mo sa akin. Tayong mag-asawa lang naman ang palaging magbibigay ng pang-unawa at suporta sa isa't isa. At kahit kailan, hinding-hindi ako mapapagod na gawin yun sa'yo. Papadudot, dahil medyo may edad na ako nang matanggal ako sa trabaho ay nahirapan akong makahanap ng bagong mapapasukan sa lugar namin. At kahit medyo malaki ang nakuha kong pera mula sa dati kong pinagtatrabahuhan, ay hindi yun tumagal ng mahigit isang taon sa amin ang asawa ko at mga anak. Hanggang sa unti-unti na nga rin naming nagalaw ang sariling ipon namin ni Cleo na dapat ay para sa pag-aaral ng mga anak namin. Sinabi rin ni Cleo noon na gusto na niyang tumulong sa mga gastusin at susubukan din daw niya na maghanap ng trabaho, Papa Dudut. Kaya lang hindi ako pumayag dahil sa totoo lang ay medyo ma-pride din akong lalaki. Ayos lang naman sa akin kung magkakaroon ng trabaho ang asawa ko. Pero dapat ay mauna muna akong makahanap bago siya. Hindi ko hahayaang mangyari na habang nasa trabaho siya, ako naman ang nasa bahay lang at naghihintay sa kanyang pag-uwi kasama ang mga anak namin. Ayoko ng ganong klase ng setup, Papa Dudut. Ako ang lalaki. Kaya dapat ako ang nagbabanat ng buto at kumikita para sa buong pamilya ko. Nasaan na ba yung barangay clearance ko? Alam ko, dito lang yung nilagay ni Cleo sa mga folder na to eh. Dapat nandito lang talaga yun. Ayun, nandito na yata yun sa malaking sobre na to. Teka, ano to? Resume at application form ni Cleo papuntang Middle East? Mahal, aalis pala ako ngayon ah, kasi may kailangan akong... Bakit hawak mo mga yan? Ako yata ang dapat na magtanong sa'yo, mahal. Bakit may mga ganitong klaseng papeles ka? Mahal, magpapaliwanag ako. Talagang dapat na magpaliwanag ka. Dahil hindi ko maintindihan kung bakit may mga ganitong resume at application form ka. Ano? Aalis ka? Iiwan mo kami ng mga anak mo? Hindi naman sa ganun. Anong hindi? Eh, ito na nga oh. Halos kumpleto na ang mga requirements mo para makaalis ka. Tapos hanggang ngayon, hindi mo pa rin sinasabi sa akin ang tungkol dito. Dahil alam ko naman na hindi ka papayag kapag pinaalam ko sa iyong plano ko. So ano na palang bagong plano mo? Aalis ka na lang na walang paalam? Nagigising na lang kami ng isang umaga ng mga anak natin na wala ka na sa tabi namin at wala na rin ang mga gamit mo dito sa bahay? Ganun ba? Ganun ba, Cleo? Makinig ka kasi muna sa akin, Steve. Para sa atin din naman itong ginagawa ko. Lumalaki na ang mga anak natin, pati na mga gastusin dito sa bahay, pero... Pero wala pa rin akong trabaho hanggang ngayon. Pwede bang patapusin mo muna ako magsalita? Palagi kitang pinakikinggan sa gusto mong sabihin, kaya sana naman ako muna magsalita sa pagkakataon na to. Pakinggan mo naman muna ako. Alam ko na mali talaga na tinago ko to sa'yo. Steve, matagal ko nang sinasabi sa'yo na niyayaya ako ng ate ko na magtrabaho sa ibang bansa kung nasan siya ngayon. Pero ayaw mo akong pakinggan at palaging umiinit ang ulo mo sa tuwing pag-uusapan natin to. Hanggang sa eto na nga, kinailangan ni ate ng makakasama sa trabaho niya kasi umuwi ng Pilipinas yung dating kasama niya roon. Steve, ayokong sayangin ang pagkakataon na to. Maliit lang ang manggagastos ko rito pero malaking pera ang babalik sa atin. Pero paano ako? Kami ng mga anak mo! Matitiis mo bang iwan kami dito?
Kung yun ang paraan para kahit paano guminhaw ang buhay natin, gagawin ko yun. Marami pa tayong dapat bayaran at mga gastusin dito. Kasama ng bahay na to, kaya please. Umayag ka na. Saglit lang naman ako mawawala eh. Isa pa, para sa atin din naman lahat ng to. Para sa atin ang mga anak natin. Papadudot, aaminin ko na isa sa mga dahilan kung bakit naggalit ako noon kay Cleo dahil sa pagtatago niya ng tungkol sa pag-alis niya ay dahil natakot ako. Natakot ako na baka magaya kami sa mga mag-asawa na nasira ang relasyon dahil sa pagtatrabaho ng isa sa malayo. Natakot ako noon na baka makahanap ng ibang lalaki si Cleo sa ibang bansa at hindi na niya kami balikan pa ng mga anak niya. Hindi naman sa wala akong tiwala sa asawa ko. Pero mahirap pagkatiwalaan ang mga tao na makakasama niya sa ibang bansa. Paano kung makakita nga siya ng iba nang mas higit pa sa akin? Paano kung bigla na lang niyang tapusin ang relasyon naming dalawa habang nasa malayo siya? Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kapag nangyari ang lahat ng kinakatakutan ko. Pero ayoko din namang maging makasarili, Papa Dudut. Dahil kahit sa ang anggulo ko tignan, may point ang lahat ng sinabi ni Cleo. Marami kaming gastusin at kailangang bayaran. Isa na nga po sa pinakamalaking binayaran namin ay ang hinuhulugan naming bahay at lupa na tinitirhan namin noon. Kaya kesa pare-pareho kaming maghirap at magutom ng pamilya ko, tinanggap ko na rin at pinayagan na makapagtrabaho sa abroad ang asawa ko, Papa Dudut. Papa Dudut, naging mabilis ang proseso ng pag-alis ni Cleo sa tulong na rin ng kapatid niyang nasa Middle East at sa pinagtatrabahuhan nito. Caregiver kasi ang magiging trabaho niya at dati na rin siyang nagtrabaho sa ospital bago kami magpakasal. Kaya naman wala pang isang buwan ay nakaalis na siya ng Pilipinas. Naging usapan din naming dalawa na hindi na muna ako maghahanap ng trabaho dahil walang ibang makakasama ang mga anak namin sa bahay. Papa Dudut, mabigat na pagsang-ayon ng bagay na yon para sa akin dahil hindi talaga ako sanay nang nasa bahay lamang ako. Ni hindi ko nga alam kung paano magluto at maglaba dahil lahat ng yon ay si Cleo ang gumagawa. Mahirap pala talagang pagsabay-sabayin ang mga gawaing bahay at ang pag-aalaga sa mga bata, Papa Dudut. At hindi ko ma-imagine noon na kinakaya yung gawin lahat ng asawa ko nang walang tulong mula sa akin. At kahit kailan din ng mga panahon na yon, ay hindi ako nakarinig ng kahit na anong reklamo mula sa kanya. Papa Dudut, kung naging madali ang proseso ng pag-alis niya, ay hindi naman ang proseso ng pagtanggap namin ng mga anak ko na malalayo na si Cleo sa amin. Hindi pala kasi ganong kadali ang lahat, Papa Dudut. Sobrang hirap ng tinatawag nilang long distance relationship. May mga oras at araw lang kung kailan kami pwedeng magkatawagan. Tapos limitado lamang ang oras dahil medyo mahigpit ang mga amo nila ng kapatid niya. Kaya hindi ko talaga maiwasan na mami siya ng sobra, Papa Dudut. Lalo na at may pangangailangan ako bilang isang lalaki. Pero syempre kinaya ko naman ang lahat dahil wala akong ibang pagpipilian. At kinaya naming lampasan ang unang taon ng aming long distance relationship. Good morning, mahal! Sorry, ngayon lang ulit ako nakapag-video call sa'yo. Ayos lang. Alam ko naman na mahigpit ang mga amo mo dyan sa trabaho ninyo, kaya naiintindihan ko yun. Ay, sinabi mo pa. Mabuti na lang talaga at kasama ko dito si ate. Kung hindi, mas lalo ako ma-homesick at mahihirapan dito. Ikaw, mahal, kumusta kayo dyan ng mga bata? Maayos naman kami dito. Hindi ko nga lang sila magising para makausap mo ngayon dahil medyo maaga pa eh. Alam mo na, Sabado ngayon kaya gusto ko sana na makatulog sila na mahaba-habang oras. Ang bait naman ng asawa ko. Ini-spoil ang mga anak namin. Anyway, mahal, ngayon nga pala darating yung kumare natin na ninang ni Sheena.
Si Carla, yung pinsan ko na galing Mindoro. Naayos mo na ba yung isang kwarto natin dyan sa bahay na uupahan niya? Ngayon na nga pala yun, no? Pero huwag ka mag-alala. Naayos ko na nung isang araw pa. Wala rin problema sa tatlong anak natin kung magsasama-sama muna sila sa isang kwarto. Lalo na at bumili ako ng bagong kutsyo nila. Naku, mabuti naman kung ganun. Mas malaki ang matitipid natin ngayon dahil makakatulong din yung ibabayad ni Carla na pang-upa dyan sa kwarto na tutuluyan niya sa bahay natin. Tao po? Steve? Mahal, may kumakatok sa pinto. Pagbubuksan ko lang, ha? Sige, mahal. Ibababa ko na rin tong tawag kasi may gagawin pa ako dito. I love you! I love you too. Bye! Sino kaya itong bisita namin? Ang aga-aga naman. Steve? Ha? Mare? Steve, ikaw nga! Kamusta ka na? Ikaw na ba yan? Oo, ako nga to. Bakit parang gulat na gulat ka? Sa bagay, 6 na taon na rin ang nakalipas mula nung huli tayong magkita. Saka, ano ka ba? Carla na lang ang itawag mo sa akin. Huwag na yung mare-mare na yan. Sige. Grabe, ang laki ng pinagbago mo ah. Salamat. Sana mas gumanda ako sa paningin mo. Pero baka naman pwedeng papasukin mo muna ako sa loob dahil medyo mainit na dito sa labas. Ay, oo. Sige, sige. Liga, pasok ka na. Salamat, Steve. Papadudot, hindi ko alam kung bakit gano'n na lamang ang naging reaction ko nang mapagbuksan ko ng pintuan ng kumare namin ni Cleo na si Carla. Pinsang buo siya ni Cleo at ninang ng panganay na anak naming si Sheena. Siguro kaya gano'n na lamang din ang naging reaction ko ay dahil noong huling beses na nagkita kami ay sa kasal pa nga namin ang asawa ko. Bagong panganak lang si Carla noon, kaya medyo may katabaan talaga siya ng panahon na yon. Pero nang makita ko siya sa labas ng bahay namin ay ibang-iba na ang kanyang itsura. Magkalapit lamang ang aming edad pero para bang mas bumata siyang tignan. Pumayat siya pero hindi yung sobra. Katamtaman lamang kaya mas naging kapansin-pansin ang magandang hubog ng kanyang bewang at malusog na hinaharap. Napaisip pa ako noon kung paano ba nagawang iwan si Carla ng dati niyang asawa at sumama sa ibang babae. O baka naman nang maghiwalay silang dalawa ay saka nagpaganda at nagpaseksi ang kumare ko. Noong magkausap kami ni Cleo noon sa video call tungkol kay Carla ay naikwento ng asawa ko. Nakakahiwalay lang pala ni Carla sa asawa niya. Kaya mag-isa nang binubuhay ni Carla ang anak niyang nasa probinsya. Hanggang sa nakakuha nga siya ng magandang trabaho dito sa Maynila at si Cleo naman ang nag-offer na upahan na lamang ni Carla ang bakanting kwarto sa bahay namin. Malaking tulong din kasi ang pera na yon sa paghuhulog namin ng tinitirhan naming bahay noon. Isa pa ay malapit lang din ang bahay namin sa pinagtatrabahuhan ni Carla. Tama na siguro tong 5 itlog para sa aming 5 na nandito sa bahay. Hindi naman siguro malakas kumain tong si Carla. Good morning, Steve! Good morning din. Tamang-tama dahil nakahain ng pagkain sa almusal natin. Bakit bigla ka nalang nautal dyan? Hindi ka pa makatingin sa akin ng diretso. Sorry, nagulat lang ako kasi kasi nakatapis lang ako ng tuwalya. Pasensya ka na ha. Ganito kasi talaga ako sa umaga. Lalabas ng kwarto ng nakatapis lang para pagkatapos magkape, diretso nang maligo sa banyo. Ito ba yung kape na para sa akin? Oo. Ang sarap nitong kape mo ha. Sakto lang ang tapang at tamis. Salamat. Ganyan din kasi ang timpla na kape sa akin ni Cleo. Mabuti nga at nakuha ko rin ng lasa. Kasi nung unang beses na magtimpla ako ng kape, sobrang pait. Kahit ako, hindi ko mainom eh. Naku, kahit naman siguro maalat pa tong tinimpla mo na kape, iinumin ko pa rin. Mahilig kaya ako sa mga weird na lasa. Talaga? Hindi na ikwento sa akin ni Cleo yun ah. Hindi niya kasi alam yung tungkol doon, pero marami akong alam tungkol sa kanya. Actually,
tungkol sa inyong dalawa. Ano naman ang alam mo na tungkol sa aming dalawa? Kagaya ng ano, pagdating sa romansa, sa inyong dalawa daw, ikaw ang mas madalas mga labit sa kanya. Uy, hindi totoo yan ha? Sinabi ba talaga ni Cleon tungkol sa bagay na yan? Oo nga, madalas kasi kaming mag-usap sa text o tawag nung nandito pa siya sa bahay niyo. At sa aming dalawa, siya talaga yung mahilig magkwento. So, totoo ba yung kwento niya? Ano? Siguro. Anong siguro? Oo, hindi lang naman ang sagot sa tanong ko? Oo na. Sige na, ako na ang mahilig talaga mga labit at mangulit sa gabi kay Cleo. Pero normal naman siguro yun dahil ako yung lalaki. Normal sa lalaki yun. Sus, hindi rin no, dahil sa aming dalawa ng dati kong asawa. Ako kaya yung mas mahilig mga labit sa kanya. Talaga? Oo, siya pa nga ang palaging sumusuko sa aming dalawa. Alam mo, mabuti pa siguro na gisingin ko na mga anak ko. Mahirap na kasi baka malate pa sila sa eskwelahan nila. Oo nga, gisingin mo na sila para makapag-almusal na sila. Mauuna na rin ako sa kanilang maligo dahil maaga rin ang pasok ko ngayon sa trabaho. Salamat nga pala dito sa masarap mong kape. Maliligo muna ako at parang medyo nag-init na kagad ako nang dahil sa kape na tinimpla mo. Papa Dudut, wala naman akong naging problema mula nang tumira si Carla sa bahay namin. Bukod kasi sa ibinabayad niyang upa sa kwartong ginagamit niya, ay nag-uuwi din siya ng mga pagkain galing grocery sa bahay. Alam niya raw na hindi ko tatanggapin ang iaabot niyang dagdag na pera na panggastos. Kaya mga pagkain na lamang daw ang mga bibilhin at iuuwi niya sa tuwing araw ng sweldo niya. Maganda rin daw kasi ang kita niya sa pinagtatrabahuhan niyang kumpanya. At dahil maliit lang ang singil namin sa kanya, para sa upa ay hindi daw mabigat sa kanya ang mag-share ng para sa pagkain. Mabait din siya sa mga anak ko at talaga namang malapit din ang mga ito sa kanya. Kaya lang Papa Dudut, hindi ako sigurado kung tama ba ang dating sa akin ng mga pasaring at sinasabi ni Carla sa tuwing kaming dalawa lang ang magkausap o magkasama sa bahay. Parang palaging may ibig sabihin ng mga salitang binibitawan niya ng pabiro. At aaminin ko na noong mga araw na yon ay attracted na talaga ako sa kanya. Sa totoo lang kasi ay mas malakas ang dating niya kesa sa asawa kong si Cleo. Alam ko na masama ang ipagkumpara ang dalawang tao pero pagdating talaga sa katawan at itsura ay masasabi ko na napag-iwan na si Cleo. Kung dati ay baling kinita ng kanyang katawan, nawala na ang magandang hubog noon at napalitan ng tatlong patong na bilbil. Pati na ang mga braso at binti niya ay pumuputok na rin halos sa taba. Di hindi na nga rin siya nagsusuklay noon kapag magkasama kami sa bahay. Ganun pa man ay masasabi ko na maganda pa rin ang kanyang mukha. Kahit tumaba siya at medyo napabayaan ang kanyang sarili. Pero iba kasi talaga si Carla, Papa Dudut. Hindi lang siya gumanda kung hindi sumeksi pa talaga. Hindi halata ang wrinkles sa kanyang mukha, hindi kagaya ng asawa ko. At hindi rin kababakasan ng bilbil ang kanyang katawan sa tuwing nakasuot siya ng leggings at medyo fitted na sando sa bahay. Papa Dudut, alam ko na mali talaga ang kung ano man itong atraksyon na nararamdaman ko para kay Carla. Pero hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko. Pero hanggang pasimpleng tingin lang naman ang ginagawa ko sa kanya. Noon kapag nag-e-exercise siya sa loob ng bahay namin, ay mga nakaw na sulyap lang dahil ayokong mahalata niya na medyo naaakit niya talaga ako sa mga ginagawa niya. Papa Dudut, naging maayos naman ang lahat sa unang taon ng pagtira ni Carla sa bahay namin. Mabuti naman kasi siyang makisama sa akin at sa mga anak ko. Hindi rin siya nahuhuli sa bayad sa upa at naging madalas pa ang pag-uwi niya ng mga pagkain sa bahay. Kapag wala rin siyang pasok sa trabaho, ay siya ang nagpipresenta na magluto ng mga kakainin namin. Papa Dudut, nagpapasalamat pa nga ako noon
at may isang Carla ako na nakakasama sa bahay. Kahit paano kasi ay may tumatayong nanay-nanayan sa bahay at pabor ito para sa mga anak kong puro babae. Lalo na sa panganay kong si Sheena na noon ay malapit ng 10 taong gulang. Alam ko naman kasi na kailangan pa rin ang nanay ng mga anak ko habang lumalaki sila. At dahil kay Carla ay pansamantalang napapawi ang pangungulila nila sa pagkakaroon ng isang nanay. Ganun pa man, Papa Dudot, ay hindi naman napawi ang pangungulila ko sa asawa ko. Lalo na nang malaman ko na nag-extend ng 1 taon ng kontrata ni Cleo sa Middle East. Nalaman ko yon nang minsang tumawag siya sa akin para sabihin ang tungkol sa bagay na yon. Dinoble daw kasi ng kanilang amo ang sweldo niya para lamang pumayag siya at nanghihinayang daw siya sa kikitain niya. Nangako naman siya, Papa Dudot, na 1 taon na lamang daw talaga at uuwi na siya ng Pilipinas. Sobrang sama ng loob ko noon, Papa Dudot. Ang dating kasi sa akin ng ginawa niya ay parang hindi niya man lang ako nami-miss. Na parang ayos lang sa kanya kahit matagal kaming magkalayo. Kaya nga kesa awayin ko pa siya sa video call na yon ay binabaan ko na lamang siya ng tawag. Sinibukan niya pa akong kontakin sa cellphone ko pero hindi ko na rin sinagot pa. Ayoko na muna kasi siyang kausapin noon dahil alam ko na lalaki lamang ang away sa pagitan naming dalawa. O Steve, bakit ka naman nagsosolo ng inom dyan? Ikaw pala yan, Carla. Akala ko nagising ang isa sa mga anak ko eh. Kanina pa sila tulog. Doon kasi ako galing sa kwarto nila. Yun kasing bunso mo, nagpapa-baby. At gusto na basahan ko muna siya ng kwento hanggang sa makatulog siya. Ayun, tatlo-tatlo silang nakikinig sa akin hanggang sa makatulog na nga sila. Talaga? Salamat ha. Para sa mga ginagawa mo sa anak namin ni Cleo. Ikaw na nga ang nangungupahan dito sa amin at palagi kang may dalampasalubong para sa mga bata. Tapos ayan, nagpapakananay ka pa sa kanila. Wala yun. Gusto ko rin naman itong ginagawa ko sa mga bata. Paraan ko na rin kasi ito para hindi ko masyadong mamiss ang mga anak ko na nasa probinsya. Mabalik ako sa tanong ko, bakit nga pala nagsosolo ka dito ng inom? Medyo nagkatampuan kasi kami ng pinsan mo eh. Nag-extend kasi siya ng 1 taon na kontrata dun sa trabaho niya. Ang usapan namin, 2 taon lang siya malalayo sa amin ng mga anak niya. Alam ko naman na medyo maliit pa lang naiipon namin mula na magtrabaho siya sa Middle East. Pero ayoko na kasi sanang mas tumagal pa ang paglayo niya sa amin eh. Ano ba kasi ang dahilan at ayaw mo talaga na umalis siya? Bago kasi umalis si Cleo, nakwento niya sa akin na pinagtalunan niyo din daw ang desisyon niya na magtrabaho abroad. Malaki naman ang kita doon kumpara dito. Kaya siguro mas okay na kung hayaan mo na lang siya na mag-extend pa siya ng 1 taon. Mabilis lang naman ang panahon. Hindi mo kasi naiintindihan eh. Pareho kayo ni Cleo. Bukod sa takot na nararamdaman ko na baka maagaw sa akin ng iba, may pangangailangan din naman ako bilang asawa niya. Hindi niya naisip yun eh. Oh, bakit mo ko tinatawanan? Seryoso ako sa mga sinasabi ko. Eh paano? Parehas tayo ng problema. Kaya nga alam mo, naisip ko, bakit kaya hindi natin pagsaluhan ang problema na to? Alam ko naman kung ano ang tinutukoy mo eh. Sandali lang, Carla. Huwag kang masyado dumikit saan kasi baka makita tayo ng mga bata eh. Tulog na nga sila, kaya huwag ka nang mag-alala. Carla, sandali lang. Mali ito eh. Itigil mo nga paghalik mo sa akin. Walang mali dito, kaya pagbigyan mo na ako. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ito makakarating sa pinsan ko. Kaya enjoy na lang natin ang pagkakataon na to. Papadudod, sa maniwala kayo at sa hindi ay sinubukan kong pigilan ang mainit na eksenang pwedeng mamagitan sa amin noon ni Carla.
Paulit-ulit kong sinisigaw sa isipan ko na mahal ko si Cleo at ang pamilya ko, kaya ayokong magkasala sa asawa ko. Na hindi po pwedeng masira ang pamilya ko, kaya kailangan kong pigilan si Carla sa ginagawa niya. Pero dahil nakailang bote na rin ako ng alak noon at aaminin ko na medyo sabik rin talaga ako sa bagay na yon, ay hindi ko na napigilan pa si Carla at ang sarili ko. Papadudod, sumagot na ako sa mga halik sa kanyang, hanggang sa sumama na nga ako sa ginawa niyang paghila sa akin papunta sa kanyang kwarto. At doon ay pinagsaluhan namin ang isang mainit at masarap na kasalanan. At aaminin ko na sobrang nag-enjoy talaga ako noon, papadudot. Dahil na rin sa husay ni Carla pagdating doon. At pagkatapos nga namin sabay na mailabas ni Carla ang init mula sa aming katawan, ay isang pangako rin ang binitawan ko sa sarili ko. Na hinding-hindi na ako uulit pa sa makamundong kasalanang yon. Muli rin naman kaming nagkaayos kaagad ni Cleo nang tumawag siya kinabukasan. Wala na rin naman ako magagawa pa kung gusto niya talagang mag-extend ng isang taon pa sa kanyang trabaho. Nakapirma na siya ng kontrata at hindi na yon pwedeng bawiin o baguhin pa. Kaya naman sinabi ko na sa kanya na maghihintay na lang ulit ako at ang mga anak namin ng isa pang taon para makasama namin siya sa bahay. Ayos na ang lasa nitong fried rice ko. Sigurado magugustuhan to ng mga bata. Uy! Good morning! Oh, bakit parang nakakita ka ng multo? Saka nasa na ang good morning kiss ko? Huwag ka mag-alala, hindi ako bad breath sa umaga. Sandali na! Bumitiw ka muna sa pagkakapulupot mo sa bato ko. Oh, bakit? Hindi ba gusto mo na nilalaro tong batok mo? Ang lakas kaya ng kiliti mo dito. Oo nga, kaya lang. Baka kasi magising na ang mga anak ko eh. At makita nila tayo. Hindi pa sila magigising dahil masyado pang maaga. Kaya nga lumabas kagad ako ng kwarto ko eh. Alam mo na, para makapagpainit tayo pareho bago mag-almusal. Papa? Ninang Carla? Sina? Anak? Gising ka na pala. Kanina ka pa ba dyan sa may tabi ng lamesa? Hindi naman po masyado. Pero Papa, ano pong ginagawa ni Ninang sa inyo? Wala. Ano lang, may tinitingnan lang siya sa leeg ko. Oo, tama. May tinignan lang ang Ninang mo sa leeg ko kasi namumulato kanina eh. Mabuti pa, umupo ka na dyan at dadalhin ko na dyan sa lamesa ang pagkain para sa almusal ninyo. Gigisingin ko na lang po muna mga kapatid ko. Sige anak. Carla, ano ba? Itigil mo na nga yung pangaharot mo sa akin. Halos makita na nga tayo ng anak ko. Yun nga ang exciting. Yung nagtatago tayong dalawa. Tsaka saglit lang naman to, promise. Ganito na lang. Tanghali naman ang pasok mo, hindi ba? Ituloy na lang natin ito mamaya pag alis ng mga bata. Para hindi tayo nagmamadali. Tawak natin ang oras natin. Mabuti pa, sumabay ka na lang muna sa kanila mag-almusal. Halika na. Papadudot, na guilty talaga ako nang munti ka nang makita ng panganay ko ang kalaswaan na ginagawa namin ng ninang niya. Na guilty ako pero natalo pa rin ako ng init at bumigay sa ginagawang panunukso sa akin ni Carla. Iba kasi talaga siya. Magpainit at magbigay ng ligaya. Mahirap iwasan at tanggihan. Yung tipo na parang ako pa ang magsisisi kapag tinanggihan ko ang ginawa niya sa akin. Kaya sinabi ko na lamang na maging mas maingat sana kami ni Carla sa ginagawa naming kaharutan dahil ayoko rin na makita yon ang mga anak ko at magsumbong sa asawa ko.
Naiintindihan naman daw ni Carla ang sitwasyon dahil ayaw niya rin daw na masira ang samahan nila ni Cleo bilang malapit na magpinsan. Ginawa niya lang daw yon dahil kagaya ko ay may pangangailangan din daw siya na matagal nang hinahanap ng kanyang katawan. Kaya naman papadudot naging malinaw po sa aming dalawang lahat. Wala kaming relasyon. At tanging ang paglabas lamang ng init ng aming katawan ang pakay namin sa isa't isa. At ng mga oras na yon ay sigurado ako sa aking sarili na isang babae pa rin ang tanging nilalaman ng puso ko. Si Cleo lang at wala ng iba pa. Kaya hinding-hindi pwedeng malaman ni Cleo noon ang kung ano man ang ginagawa namin ni Carla habang natutulog ang mga anak ko sa kanilang kwarto. Papadudot may oras noon na muli akong nangako sa sarili ko. Naiiwasan ko na ang makamundong kasalanan na pinagsasaluhan namin ni Carla. Na hindi ko na i-entertain pa ang panunukso niya sa akin. Natatakot kasi talaga ako na makarating kay Cleo ang lahat at masira ang pamilya namin. Yon ang ayoko talagang mangyari. Ang mawala siya sa akin at ang mga anak namin. Pero papadudod, sadyang mahirap talagang iwasan ang ginagawa ni Carla. Lalo na at nasa iisang bahay lamang kami. Madalas tuloy ay nakikita na kami ng ibang anak ko pero kaagad ko namang pinapahinto si Carla sa kung ano man ang ginagawa niya sa akin na kalaswaan. Mabilis din akong gumagawa ng dahilan sa mga anak ko at kaagad silang pinapapasok sa kwarto nila. Kapag nakakausap nila si Cleo sa video call ay wala namang kahit na anong binabanggit ng mga bata tungkol sa nakikita nila sa amin ni Carla. Nalabis ko namang pinagpapasalamat. Kaya mas dumalas pa ang ginagawa naming kasalanan ni Carla. Hanggang sa gawin na rin namin yon sa mismong kwarto namin ng asawa ko at sa ibabaw pa ng kama namin ni Cleo. Nakaka-guilty pero masarap yung sarap na pakiramdam na pinapanalangin ko na sana ay wala ng katapusan. Muli naman akong nangako noon papadudot na oras na umuwi na si Cleo ay tuluyang ko na talagang tatapusin kung ano man ang namamagitan sa amin ni Carla. Steve, mamaya mo natapusin yung pagliligpit mo. Halika muna sa kwarto at magpasarap muna tayong dalawa. Carla, mamaya ka na nga rin mangulit. Nakita mo na nga na ang dami ko pang kailangan ligpitin dito sa lababo. Pagkatapos ko dito, maglalaba pa ako at maglilinis pa ng bahay. Eto naman? Napaka-KJ! Mamaya mo na nga gawin yung mga yan. Halika muna sa kwarto. Minsan na nga lang ako mawala ng pasok sa trabaho habang nasa eskwelahan ng mga bata. Kaya sulitin na natin ang oras na to. Halika na. Alam ko naman na namiss mo rin ang mga halik ko na to. Carla, mamaya na nga. Busy pa talaga ako dito sa ginagawa ko. Ako na nga lang muna ang trabahuin mo, mamaya na yan. Ipapasok ko na ang kamay ko sa shorts mo, ha? Uy! Mahal! Nandiyan ka ba sa... Cleo? Kailan ka pa nakauwi? Mga walang niya kayo! Mga hayop! Ikaw! Kailan mo pa ako ginagago? Kailan niya pa ako winawalang niya na babaeng yan? Napakawalang yamang babae ka! Pinagkatiwala kita tapos ganito ang gagawin mo sa akin! Hayop ka! Mahal! Mahal, tama na yan! Ano kong
kaluwag mo kumatawag-tawag na mahal! Gago ka! Nandidiri ako sa'yo! Ang bababoy niya! Sige! Magsama kayo na makating ahas na yan! Babalik ako at kukunin ko ang mga anak ko! Napakagago niyong dalawa, mga hayop! Kakarmahin kayo! Lumbali! Bata pa! Choy! Baboy! Tapiana! Cleo! Sandali! Mag-usap muna tayo! Steve! Steve! Hayaan mo na siya! Nandito naman ako eh! Hayaan mo na siyang umalis ng bahay na to! Carla, pwede ba? Bitiwan mo nga ako! Ako na lang ang piliin mo! Huwag mo lang sundan yung losyang mong asawa na mataba! Ano ba sinasabi mo? Alam mo naman na sa umpisa pa lang, wala akong kahit anong nararamdaman para sa'yo, hindi ba? Kailangan kita, ha? Mahal na kita, Steve! Pero hindi nga kita mahal. At wala akong kahit anong espesyal na nararamdaman para sa'yo. Dapat alam mo yun sa umpisa pa lang. Dahil pinag-usapan na natin na magtitikiman lang tayong dalawa. Na ibibigay lang natin sa isa't isa pangangailangan na katawan natin. Yun lang, Carla. Hanggang dun lang tayo. Hanggang dun lang ang usapan nating dalawa. At dapat malinaw yun sa'yo. Papa Dudot, hindi kaagad bumitaw si Carla sa pagkakahawak niya sa braso ko. Habang pilit na nakikiusap na siya na lang ang piliin at mahalin ko. Noong una ay medyo nagulat pa ako nang sabihin niyang may nararamdaman na siya para sa akin. Dahil ang buong akala ko ay pareho kami ng pagkakaintindi na walang kahit na anumang pwedeng ma-involve na feeling sa ginagawa namin. Na puro pagpapasarap lang ang pakay namin sa isa't isa. Kaya nga paulit-ulit ko siyang sinasabihan na mag-ingat kami sa kalokohan na ginagawa naming dalawa. Pero wala pala talagang mabahong lihim na hindi nabubunyag. Hindi ko na rin kaagad nasundan pa noon si Cleo dahil nakasakay na siya ng tricycle dala ang maleta niya, Papa Dudut. Wala akong ideya na uuwi siya noon sa bahay namin. Kaya sobrang laki ng naging pagsisisi ko nang maabutan niya kami sa ganong eksena ni Carla. Yun talaga ang pinakakinakatakutan ko na mangyari sa lahat. Ang makita ni Cleo ang kalokohan na ginagawa namin ng kumare niya. Papa Dudot, na lamang ko din noon mula sa isang kaibigan na sinundo ni Cleo ang mga anak namin mula sa eskwelahan at umuwi sila sa bahay ng nanay niya. Napaaga pala ang tapos ng kontrata niya sa Middle East at plano niya sanang sorpresahin ako at ang mga anak namin. Pero siya pala ang mas masosorpresa sa madadatnan niya sa bahay. Nang makita niya kaming nagyayapusa ng pinsan niyang si Carla. Nangangatog ang mga tuhod ko noon dahil sa matinding kaba na nararamdaman ko habang bumabiyahe ako para puntahan siya at ang mga anak namin. Mas lalo akong kinakabahan, Papa Dudot, sa tuwing iisipin ko na anumang oras noon ay baka makwento ng mga anak ko ang nakikita nilang kalaswaan na ginagawa namin ni Carla. Na baka kapag nalaman na niya ang lahat ay mas lalo niya akong hindi na mapatawad. Papa, kayo po pala. Sheena, anak? Nandyan ba ang mama mo? Kakausapin ko lang siya. Pakitawag mo naman siya. Opo, nandito po siya pero galit na galit po siya sa inyo, Papa. Anak, sorry ah. Sorry sa naging kasalanan ko sa inyo. Papa, bakit po kayo umiiyak? Anong ginagawa mo rito? Bitiwan mo ang anak ko, huwag mo siyang yakapin. Ang kapal din naman talaga ng mukha mo na sumunod pa dito. Sheena, pumasok ka sa loob. Doon kayo sa kwarto ng kapatid mo. Pero mama… Sabi na pumasok ka na sa loob! Huwag na matigas ang ulo mo! Sige po. Cleo, please. Pumunta ako dito para magpaliwanag. Painggan mo muna ako. Ano ba bang kailangan mong sabihin natin paliwanag? Yung lahat ng kababuyan at katarantaduhan na ginawa ninyo ni Carla? Cleo… I'm sorry. Sorry para saan? Steve, pinagkatiwalaan kita. Pinagkatiwalaan ko kayong dalawa. Ako na nga yung nagpapakahirap magtrabaho sa abroad. Tapos ano? Ito pa igaganti mo sa akin? Inaamin ko naman eh.
Naging mahina talaga ako dahil lalaki ako. At alam mo na bilang isang lalaki, meron akong pangangailangan. Lex, ang pangangailangan yan! Sa tingin mo ba ako hindi nangailangan? Tao lang din ako! Pero ang kaibahan natin, tiniis ko lahat. Kasi iniisip ko kayo ng mga anak natin! Ang gago mo, Steve! Sa maniwala ka't sa hindi, si Carla ang lumapit sa akin. Pinilit ko naman siyang iwasan eh. Kaya lang… Kaya lang nangati ka rin! Idadahilan mo pa talaga na siya ang lumapit-lapit sa'yo? Ang sabihin mo, pareho lang kayong makati ng Carla na yon. Ang kapal din naman talaga ng mukha niyong dalawa. Ang bababoy niyo! Wala kayong pakialam kahit nakikita ng mga batang ginagawa niyong dalawa! Hindi totoo yan! Anong hindi? Palalabasin mo pala sinungaling ang mga anak natin? Lalo na si Sheena na ilang beses kayong nakita na nagkukulong sa kwarto natin! Sa kwarto pa talaga nating mag-asawa! Anong klaseng mga tao kayo? Pinapakita niyo talaga ang mga kababuhay niyo sa mga bata, Steve! Tatlo ang anak natin! Tatlong babae! Leo, sorry! Sorry talaga! Patawarin mo ako. Alam ko naman na nagkasala ako eh. Gagawin kong lahat para mapatawad mo ako. Magbabago na ako. Hindi ko na uulitin yun. Please, Cleo. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa buhay ko kapag nawala kayo sa akin ng mga anak natin. Dapat inisip mo yan bago kang gumawa ng kalokohan. Dahil ako, wala akong ibang ginawa at inisip noon kundi ang mapabuti ang buhay ng pamilya natin. Alam ko naman na ayaw mong umalis ako at magtrabaho sa malayo. Pero para sa atin din naman to, Steve. Para sa mga anak natin. Tiniis ko lahat ng pagpapahirap sa akin sa trabaho. Tapos makikita ko, nagpapakasarap ka lang pala sa ibang babae. Sorry din, Steve, pero hindi na kitang mapapatawad pa. Hindi na kailanman. Kaya huwag mo na sasayangin ang oras mo na bumalik-balik pa rito dahil hindi na kami babalik ng mga anak mo sa bahay na yon na paulit-ulit din yung binaboy ni Carla! Papadudot, kahit na ilang beses pa akong lumuhod at magmakaawa kay Cleo ng araw na yon, ay hindi niya tinanggap ang paghingi ko ng tawad. Bumalik-balik ako sa bahay nila pero hindi niya na ako hinarap pa. Tanging ang nanay na lamang niya ang nakipag-usap sa akin para sabihin na ayaw na akong makita pa ni Cleo. Dahil sa sama ng loob ko noon, papadudot, ay nagpakalunod ako sa alak bago muling bumalik sa kanila. Sumigaw ako ng sumigaw, umiyak at nagwala sa labas ng bahay nila habang nakikiusap na sana ay harapin ako ng asawa ko. Lumabas noon si Cleo pero pilit lang akong pinagtabuyan. Hanggang sa ipabarangay na ako ng mga kapitbahay nila dahil daw sa ingay na ginagawa ko sa lugar nila. Nang bumalik ako sa bahay namin ay naabutan ko noon si Carla at naghihintay sa akin. Siya naman ang pilit kong pinapaalis sa bahay at buhay ko. Itinatako sa isipan ko na kailanman ay hindi darating ang araw na pipiliin ko siya dahil si Cleo lamang ang mahal ko at ang mga anak namin. Sinabi ni Carla noon na pwede naman daw siyang maghintay na mahalin ko rin siya. Pero dumating po ako sa punto na sobrang galit ko sa kanya at sa sarili ko ay napagbuhatan ko na siya ng kamay. Dahil na rin sa pangungulit niya. Doon ay parang nagising siya at galit na sinabi sa akin na bagay lamang daw ang ginawang pag-iwan sa akin ng asawa ko. Dahil wala daw talaga akong kwentang lalaki at walang isang salita. Kinuha na niya ang lahat ng mga gamit niya at umalis na siya ng bahay. Mula noon ay wala na akong kahit na ano pang narinig na tungkol sa kanya. Sobra-sobra po ang pagsisisi ko noon, Papa Dudut, para sa naging katangahan at karupukan ko. Sinayang ko ang magandang relasyon namin ng asawa ko pati na ang mga pangarap namin para sa pamilya ko. Inisip ko noon na sana ay nagpakatatag ako at umiwas sa lahat ng tukso.
dapat ay iningatan ko ang tiwalang ibinigay niya sa akin. Dahil yun na lamang naman ang pwede kong isukli sa lahat ng pagtatrabaho, pagsusumikap at pagsasakripisyo ni Cleo para sa amin ng mga anak namin. Yun lang ang pwede kong ibigay sa kanya sa oras na bumalik siya noon pagkatapos ng ilang taon na pagtatrabaho niya sa malayo. Pero ganun po talaga siguro ang buhay, Papa Dudut. May mga bagay tayo na nagagawa na sobra-sobra nating pinagsisisihan. Lalo na kung hindi na tayo nabigyan pa ng pangalawang pagkakataon. Papa Dudut, ngayon po ay 2 taon na kaming magkahiwalay ng asawa ko. Hindi man sa papel pero hindi niya na po ako itinuring pa na asawa niya. Labagman sa loob ay pumayag na rin ako na ibenta ang bahay na malapit na sana naming matapos na hulugan. Pati na rin ang ilang mga gamit doon. Pinaghatian namin ang pera ng lahat ng pinagbentahan at nagkasundo na rin na hindi na kami muli pang magsasama bilang mag-asawa. Kaya naman dumadalaw-dalaw na lang ako sa mga anak ko para makita sila. Nakikitira na lamang ako ngayon sa isang kamag-anak at pumapasada ng tricycle para magkaroon ng sariling pera. Papa Dudut, aaminin ko na minsan ding pumasok sa isipan ko noon at tapusin na lamang ang buhay ko dahil sa mga nangyari sa akin. Pero mas malaki po ang takot ko sa pwedeng maging parusa sa akin ng Diyos kung sakali mang gawin ko yon. Kaya ngayon ay nagpapakatatag na lamang ako. At hindi man para kay Cleo dahil mukha talagang wala ng pag-asa na mapatawad niya ako. Yun ay para na lamang sa mga anak naming 2. Pilit pa rin akong lumalaban sa buhay, Papa Dudut. Lalaban ako hanggang meron akong 3 anak na kinakapitan at pinagkukuna ng lakas ng loob para mabuhay. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat, ang inyong forever kabarangay at kapuso, Steve. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Forever!